What's up? This is Ton of Widural and you are tuning in to Conclaved, a podcast with creatives, for creatives, and by creatives. And for tonight's episode, man behind the brand, makakausap natin ang brothers Emil and Vince Javier of the brand DBTK or Don't Blame the Kids. So stay tuned and watch out. Oh, ay, ang ganda ng background, ha? Solid. Ibang gaming. Angas-angas. Sobrang ano, timely. Balita. Okay lang. Actually, ano lang naman, sabi ko kanina kay Brother Emil, minimaximize lang din yung time nitong ano, nitong quarantine season since, yun nga, magiging digital na rin talaga halos lahat. Kumbaga, ngayon, mas ma-intensified na, di ba? Yes, kailangan talaga natin mag-ano muna, adjust, tapos tingnan natin couple of months kung, kumbaga, kasi marami nang, actually, yung daming lumalabas sa mga businesses ngayon, yung mga, ano nga, eh, kahit pa paano, para nakaka-frustrate. Kasi kunyari, syempre, sa shop, di ba ngayon, meron na yung parang transparent na ano, para hindi, kapag hindi babahin, yung mga ganun, marami na ngayon. So, parang nakaka, eh, parang, ano mo yun, nakaka-frustrate dahil biglaan lahat 'to eh. Tapos ayun. So tingnan natin, ako hoping pa rin ako na ano eh, kumbaga normal pa rin, ayoko ng mga yung may mask, parang hindi ako masyado pero well, hanggang sa ngayon ganun talaga muna. Ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Actually, ayun nga. Ano lang naman, kumbaga parang konting kwentuhan lang naman yung gagawin natin tonight. And hindi naman siya magiging mahaba and dragging, very ano lang din, tamang usap lang din, lalo na ngayon sobrang hirap makipag-socialize, talagang lahat online. And magandang platform din yung binigay ni Zoom to ano, to express ourselves lang din. Yun lang. So unang una sa lahat, mga brother, thank you so much. Alam ko sobrang busy kayo, tapos pinaunlakan niyo ako. Okay lang yun. Ano, solid na magkapatid, napaka down to earth kahit hanggang ngayon pa rin. solid. Thank you din, bro, sa pag-invite sa amin. Gusto kong malaman, no? Siyempre, as we all know, ano, one of the front runners talaga in this community is Don't Blame the Kids. And I think it's a lot of hard work din yung ginawa niya from the very start. And definitely, you earn your spot talaga kung nasaan kayo ngayon, no? So, syempre, gusto sana naming balikan lang ng konti yung founding years ng Don't Blame the Kids. Actually, segment pala na to, ang title ng segment na to, Man Behind the Brand. So, should I say Man Behind the Brand? Kayong dalawa yun, di ba? Kumbaga, kung nasa yung brand nyo ngayon, with your leadership, amongst with your teammates din and community, ito na yung, ano, yung stature nyo ngayon. So, pwede ba nating balikan ng konti yung mga early years or beginning years ng Don't Blame the Kids as a brand? Ako muna siguro, kuya. Okay, sige. So, siguro kasi nung ano, napagplanuhan namin gumawa ng brand bago ako mismo gumraduate. Kasi nung time na ano, 2011, mga bandang November, December, syempre, before kasi nagbebenta na ako ng mga ano, sneakers, sa Multiply. Multiply days. Tapos sa Facebook. As in, ano na, medyo na nandun na yung online na ako dati. Since 2009 kasi nag-online selling na ako from mga sneakers, tapos mga nag-ano rin ako, nagba-buy and sell din ako ng mga t-shirt. Bumupunta ako ng Quiapo, ng Divisoria, para lang magbenta. Yung mga ano lang doon, mga tag 150, bebenta ko 250 sa online. Nice. Pero talagang nandun na yung para, nandun na talaga before yung ano eh, yung proper ano, kunyari mag-shoot ka, dapat gusto ko ganito, maganda, hindi lang yung basta nakalapag lang, parang ganun na talaga ako, parang importante sa akin yung presentation. So nung ano, nung time nga nung 2011, pag-graduate na ako ng college noon, pinaplano ko na syempre parang ano na ba yung next na gagawin ko, kasi parang lumalabas na kapag nagbebenta pa rin ako ng sneakers after ko gumraduate. Parang ano,
parang hindi eh, parang ayoko eh, kasi parang partida na yung student ako kasi bibenta ako ng nagbebenta ako ng sneakers. So, parang gusto ko siyempre mas ma-maximize na eh. Parang ano na ba talaga yung dapat, ano na yung next stage ko. So, nung time na ano si Kuya nag-aaral rin, parang nasabi ko sa kanya kung na parang gusto ko gumawa na ng sariling brand. Kasi yung paggawa ng sariling brand, yan na yung gusto kong gawin high school pa ako. Wow. Totoo yun. Yun. Actually, nung high school ako, meron kami baccalaureate mas, parang okay. Meron sinabihan kami nung ano namin yung parang school president or school writer parang so ano nakita mo after 10 years ano yung gusto mong gawin nung time na yun ang papasukin ko na culinary arts pero ang sinabi ko sa kanya ako gusto ko gumawa ng ano ng clothing line noon pa kasi clothing line ng firm eh. Wala pa naman wala pa brand kasi ano na parang heavily influenced ako pagdating talaga sa graphic arts noon pa. Kasi nga, nagbabanda ako. So, alam mo yun, yung ni-express mo through clothes. Tapos, mahilig ako ng combination ng color ng shirt, pati color ng shoes. Kumbaga, parang, hindi ko masabi na, ano eh, yung noon, parang magaling mag-style or what. Hindi ako ganun tao. Kumbaga, ganun ako gusto mag-express. Makulay talaga akong tao noon pa. Actually, favorite color ko, yellow. Wow, nice. So, nice. So, ganun yung personality ko. Kaya, ano, tsaka yung mga binibili ko dating mga shirt talaga is yung alam mo yung gusto mo ikaw lang meron eh. So, ano ayun nung magga-graduate na yun nasabi ko na share ko kay Kuya na parang gusto ko balikan yung gumawa talaga ng ano gumawa ng brand kasi okay. Time rin na yun sumisikat talaga yung ano eh sumisikat talaga yung automatic so nagkati nagluluto ako dahil culinary arts nagluluto ako tapos ano ako dati, parang sa cashier din ako dati, luluto. Tapos, alam mo, nakakita talaga mga naka-nicotomatic, mga ganyan. So, parang, ano rin yun eh. Na-inspire rin kayo kahit pa paano. Todo yun. Kasi, siyempre, ano yan eh, ang nakaka-excite sa paggawa ng brand kasi is, yan yung, ano mo eh, personality mo, isi-share mo through mismo. Clothes. Kaya, doon mo sinishare kung sino ka, kung sino yung anong attitude mo, anong influence mo, i-share mo talaga to graphic tee. Ganun yung pagdating sa akin ng pag-share kung ano yung ano. Mismo. So yun, fast forward tayo, nung 2011, nagsabi na ako kay Kuya na gawin na natin tong brand. Gawin natin yung, ano. Tapos yun, hirap gumawa ng name and all. Tapos sige, si Kuya naman mag-share kung paano na-build yung, paano ba na, ano yung DBTK na name. Sige. Okay, sige. Oh, hindi. Bale yung ano kasi, sabi nga ni Vince yung sa part niya na ever since yung high school kasi talagang nasa kanya na yung ano, yung parang yung creative mind na talagang may pinupuntahan kami. Actually, sumasama rin ako dun sa store na, okay, itong store na nakita mo, parang tayo lang meron ito. Alam mo yun? Yung hindi ka pumupunta sa mga, hindi mo naman sabihin na mainstream, pero merong mga specific stores na makikita mo sa malls na lahat yun yung suot eh. Oo. Pero meron kaming nakita na parang isang shop na, uy, ikaw lang yung meron ito ah. Parang, syempre minsan pinagdadamot mo rin yung sarili mo na, ito lang, ako lang meron ito, ganyan. So yung kay Vince, yung sinabi niya, nung shinare niya sa akin yung idea na yun, yung akin naman is more of ano yung message na gusto natin ipakita. Okay. Kasi ako naman, kung yung dream ni Vince is yung to have his own clothing brand, yung akin naman is more of ano ba yung message na pwede kong ipakita sa iba. Okay. Alam mo yun? Kasi ever since, kasi parang sa totoo lang, simula nung bata pa kami, parang nabuhay kami sa paano mo ba i-inspire yung sarili mo para mas maging mabuting tao. Mm. Kasi parang, kasi nasanay kami na ano eh, na in talaga academically, struggling eh. Ay, oo, man. Literal yun. Talaga. As in, talaga. Literal na ako mismo nag-repeat ako grade 5. Ako, si Kuya, repeat si Kuya grade 5. Ako, grade 4, magre-repeat ako. Tapos, sila, si Kuya kasi pa high school lang magre-repeat ako. Okay. Tapos, makagraduate, ano na ako, parang uulit na ako. Tapos, si Kuya nga, lipat ng school. Nag-decide si Mama at si Papa na, sige, si Vince, lipat na rin natin siya. Tapos, yun, nag-grade na ako sa, ano, kumbaga, nakaligtas ako ng 1 year. Tapos, dapat, ano,
Ilang years pala yung gap nyo, brother? Sorry to ask. 3 years. Three years. Okay. So, magkadikit naman ayun. Din halos, actually. Okay pa rin. Kuya, close naman kami sa maraming bagay. Kasi, may away, pero never lang kami nagkaroon ng ano, yung suntukan na, ano. Alam mo yung tipong, siya yung kuya. Yes, alam mo, yes. Kuya, kupal minsan yung, ano yung mga ginagawa, pinipedigree ako. Pinipedigree. Oh man, alam ko yun, guess ko yan. Sinasapunutan ako ni kuya. Naka-ready pedigree, tapos sabihin ni kuya, kumanta ka ng happy birthday. Dito to yan. Ako kasi may younger brother din ako, so medyo nakaka-relate ako din sa sinasabi nyo. Ganun din talaga. Diba yung bonding namin, tsaka nagkaroon kami before ng sports, so naging athlete kami ng taekwondo talaga. Oo nga. Actually, nakita ko nga dun sa, sinilip ko rin yung vlog nyo earlier, and napansin ko nga rin, actually one of my line of question din, since nabanggit mo na rin kanina ni, ni Vince yung, na, prior to this one, mas ano ka, into music ka. And then napansin ko nga rin dun sa vlog na ginawa nyo rin dun sa page. I think kayong dalawa nga rin were heavily trained dun sa taekwondo nga as young adults din. No? So, tingin nyo, paano kaya nakaapekto tong mga elements na to, yung pre-DBTK pa up to now? Kumbaga, paano siya na siguro na sa tingin niyo ba nagkaroon siya ng effect din dun sa paghulma niyo ng brand? Kasi actually sobrang sobrang laki ng impact. Well, di ko alam, syempre alam ko kay Vince may malaking impact din. Pero sa akin kasi parang si Vince kasi yung nung nag-start ng taekwondo na una siya. Okay. Nauna siya mag-ano, parang pinilit siya ni Papa na ako, tayo summer summer sports. Ano gusto mo? So, si Vince, parang sabi niya, gusto niya taekwondo. Tapos ako naman, gusto ko tennis. Okay. So, tennis. So, tapos mamaya si Vince, parang ilang days na siya nag-start ng taekwondo. Tapos mamaya si Papa, sinabihan na rin ako, Mil, ikaw, kailangan ka magta-taekwondo. Sabi ko, gusto ko mag-tennis. Okay. Tapos ang sabi niya lang sa akin, hindi ka nung tennis, taekwondo ka. So, ako na parang napilitan na ako. Okay. Parang ako muna yan, sabi ko, gusto ko tennis, tapos binigay mo sa akin, taekwondo. So, nung ano na yun, nung, alam mo yun, yung una parang ayaw mo. Okay, gets. Pero nung nakikita mo yung growth mo, na, iba pala yung feeling kapag kunyaring nag-ano ka, meron kang pinofocus on na isang bagay. Kasi iba yung iba nasabi nga namin na academically, hindi kami yun talagang, struggling kami. Okay. Regards, kaya akala, dati kasi kapag bata ka, parang lumaki ka sa notion na, kapag kunyaring kapag hindi ka nag-aral mabuti, wala kang mapupuntahan. Yes. Oo. Yes. Tapos, dahil sa taekwondo, nagkaroon kami ng parang confidence na ang isang tao pala kaya maging magaling sa isang bagay. Nice. Hindi ko naman, hindi namin sinasabi na talagang, pero ayun nga parang yung sa amin kasi hindi kami yung basta, sige, mag-summer sports ka, after nun tapos na. Kasi hindi, parang ganun yung parang, let's treat this sport or kahit ano man to as a hobby. Gano'n kayo? Parang ganun lang. Ako kasi nag-taekwondo rin ako, pero yun nga, summer lang siguro, mga dalawang summer lang, tapos nag-tweet na kami ng kapatid. Pero kayo, kumbaga nag-tweet. Nakita ko pala nag-tweet ko. Kayo, no? As in, maraming competition. Kasi high-level competition. Wow! Anong belt yung inabot nyo? If you don't black belt na kami ni Kuya. Black belt? Black. Wow! Si Kuya kasi talagang todo in-embrace. Kasi ako nung high elementary, parang ako mas sabi ko na gumaling ako. Okay. Pero pagdating ko nung high school, tumaba na ako ng sobra, hindi ko na sineryoso. Okay. Parang yung confidence niya. Parang bumagal na ako, lagi na akong natatalo. It naging ganun yung yung sa akin kasi parang, actually, for me kasi parang medyo competitive kasi ako.
Okay. Parang kahit sa kapatid ko dati, parang nakita ko na, uy, si Vince, nag-excel. Tapos, ang pinaka parang nag-ano sa akin, na nag-motivate sa akin is, nung Christmas party nung team namin. Okay. Tapos, nabigyan si Vince ng MVP award. Wow! Kasi ano yun, parang ano yun, parang sinabi na, itong ano na to, itong student na to, dati hindi ganun ka nanalo sa sports, ay sa competition, ganyan. Pero ngayon, parang nagbo-boost na, parang nag-grow siya, ganyan. So para ako, uy, baka ako yun ha. Tapos biglang sabi, oh, parang and the award goes to Vince. Oh, si Vince. So parang ako, yes, parang kamot ulit, parang sa, yung akin lang, ano ba yung nagkulang sa akin? So, yung kumbaga, yung ano ko is, hindi ako yung talagang, sige, medyo disappointed ako dahil hindi ako yung may award. Mm-hmm. Pero gusto kong ipakita na kaya ko pang mag-improve. Okay. To be better. So the following year, talaga, wala akong ibang ginawa kundi training. Para lang dun, wala akong pakialam dun sa medal eh. Yung kunyari, punta ka, may competition. Parang ganyan. Siguro yung approval eh. Parang approval, yung approval ng coach eh. Namin, hindi lang siya yung parang kuya-kuya eh. Para sa tatay kasi. Kumbaga maraming factors na sa buhay namin na kung sino kami. Dahilan. Dahilan sa ganito. Dahil sila. Kakaiba yung disiplina kasi dati. Tsaka yun nga, hindi siya yung parang summer sports na ganito lang. Hindi. Dati, wild talaga. Parang may time pa na parang nagkaroon kami na parang ano, Olympic level na training, wow. Di ba kuya? Kasi meron yung coach namin na ano siya, namatay na siya dahil sa taekwondo rin. Siya, parang ano yung recruit ni, hindi man recruit, parang pinaano kami, pina-train kami every MWF ata. Tapos Olympic training, matindi. As in yung dinadaya ko. Dinadaya ko yung training ko dahil nakakapagod. At alam mo yung kapag nakita mo yung kotse sa labas ng bahay, parang shit. Ano yun eh? Ano kasi yun bro eh? Parang ano yun eh? Pagod. Sa bahay yun eh. Okay. Sa bahay yung training. Parang siyang ano, special training. Parang siguro ko tsaka Vegeta, iti-train ka. Parang gano'n. Parang gano'n yung level. Naalala ko dati yung mga 45 degrees kick, yung mga horse stand. Yun mismo. Sobrang basic lang na inabot ko. Pero hindi ko, sobrang hirap din ng sports na yan. Talagang hard work talaga for sure. Kasi nga, ano eh, talagang extraneous talaga yung physical activity niyan eh. So, Actually, yun dun sa pagdating kasi sa taekwondo, yun yung experience namin ni Vince. Well, with regards to sports, yung other than kung ano man yung DBTK ngayon. Pero, sobrang laki nung factor ng taekwondo. Kaya nga, naniniwala ako sa dati kasi parang, kaya mo pa magbago. Tama naman eh, kaya mo magbago. Pero, kung ano yung ginagawa mo dati, kahit wala yung kinalaman sa fashion, kahit wala yung kinalaman sa business, merong something kang paghuhugutan kung ano ka ngayon is dahil dun sa kung ano ginagawa mo dati. Mismo. So, as early or as young as, kunyari si Vince is 9 years old, noong time na yun ako 12, nung nag-start ng taekwondo, nagkaroon na kami ng experience na ano ba yung pwede natin gawin na kaya natin mag-improve. Na magkakaroon ka ng realization na life is not just about academics. Ang galing. Gets? Yun yung ano, yun yung parang pumasok sa amin ni Vince na dati kasi ang baba nung self-esteem namin. Eh. Mm-hmm. Pag sinabi mong academics, parang wala akong papasahan na kahit anong school. Ganun ka ano yung ano namin. Hindi, okay. Pero nung nakilala or nung nakita namin yung taekwondo na ay nag-i-improve kami, para kaming first owner sa ano ah, sa taekwondo, parang ganun. Represent pa siya, nagre-represent tayo ng school dati. Ang school talaga. Tsaka nagko-compete kayo eh. Actually, yung about dun sa competition, ano eh. Yung kahit ako mismo, si Vince kasi dapat pwede yan sumama anytime sa akin, kaya ala ayaw niya eh. Nakapag-compete sa Korea. Wow, nice! Tapos solid. Kahit sa yung level. Kahit sa US dati, nakapag-compete din. So, wow. Yun nakita namin niya, kasi akala mo okay ka na dito eh. Oo. Mm-hmm. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, iba rin pala.
ibang game din. Oh. Actually, doon mo makikita na ano eh, na pare-pareho lang yan eh. Kapag sa business, akala mo okay ka na dito pagpunta mo doon. Ah, may ganito palang tao. Yung gandang anal. Diba? So, iba yun. Iba-iba yung sabi ko nga ano yan eh. Kung hindi mo pa nakikita yung buong mundo, hindi ka pa nare-reach yung kung ano man yung idea ng ibang tao. Parang gano'n. Mismo. Kasi ayun, I think yung pinanggagalingan din ito, nung sinuuna, syempre, we can't blame our parents din naman kasi nga, syempre, ganun talaga yung structure ng mentality din nila na dapat mag-aral ka, magtapos ka at most. Dapat tama naman yun. University ka. Which is tama rin naman. And tama naman yun. Kailangan academically ganito ka. Pero syempre, ngayon, 21st century, hindi naman natin dinidebat yung mga ganong set of ano, diba, mindset. Oo naman. Kumbaga, ngayon, marirealize mo na yung intelligence nga ng bawat individuals, naka-base talaga dun sa iba't ibang level yan. Hindi mo masasabi na sa ganitong aspect, iba ka or whatsoever. Kasi nga, ibang-iba din naman. And, diba, kitang-kita naman ngayon kung paano nagpo-prosper. At the end of the day naman, ang life mo naman is beyond the four corners of your school, diba? And sobrang successful nga rin ng brand. And I'm sure marami pa kayong pangarap for the brand DBTK. So, going, ano lang, gusto ko lang i-touch up yung aspect ng very heavily, ano kayo eh, nakikita ko kayo as pumunta rin sa Japan, outside the Philippines. I'm sure well-traveled din kayo. How do you think na naka-influence din yon sa brand as a whole and aesthetics din and sa ideology rin ng brand na DBTK? Siguro kasi nung time na ano actually high school hanggang siguro nung college. Okay. Ako mismo never ko nakita sarili ko na pupunta ng ibang bansa kasi akala ko kompleto na ako dito. Ako ganun na. Kaya nga si Kuya dati na sabi ni Papa, sumama ka ng Korea, eh, ayoko. Sumama ka US, eh, ayoko. Parang okay na ako dito. Yung mentality ko before. Okay. Siyempre, iba yung social media. Nakita ko yung Instagram, nakita ko yung mga brands na, pucha, may ganito pala. Kasi nakastick tayo yung ano natin dito, siyempre yung design, in terms of design. Ito ang nakikita mo sa Philippines, every time nakikita mo eh. Siyempre, nagkaroon ng mga Instagram, nagkaroon ng, kumbaga, na-open ka na parang, pucha, ganito yung style na gusto. Ganito yung ano. Na hindi ko nakikita dito sa Philippines. So, dun ako na-inspire lalo, or kami, dun kami na-inspire na kailangan pala natin lumabas ng bansa para makita natin kung ano ba yung meron, ano ba yung meron dun, ano ba yung wala dito, ano ba yung pwede mong ma-improve sa ginagawa mo ngayon na pwede mong ano, may matutunan from ano. Kaya nung nagulat ako nung 2015, yun yung una kong labas ng bansa. Punta kami ng Japan. Wow. Actually, yun yung time na gumawa na rin kami ng yun yung una naming Japan collection. Kung nakita. Year 2015. Kumbaga, nung time na yun kasi syempre kami ni Kuya, kami lang, gastos namin lahat talaga. So, sabi ko, Kuya, gusto ko gumawa ng collection na at least mababawi siguro natin. Alam mo yun, magagawa tayo ng inspiration behind Japan, kung ano yung nakikita natin ngayon, tapos dali natin doon, gusto tayo. Basically, ganun lang. Tapos, punta kami doon, ako mismo, sumabog yung utak ko nung as in paglabas pa lang dun sa ano eh yung nakita mo na yung building na sa Osaka kasi kami nag-umpisa nung nakita ko parang pucha ang lamig tapos alam mo yun parang nasa isang malaking kwarto na may aircon meron pa akong picture noon meron pa akong picture noon talaga sabi ko picturean mo ko tapos parang lahat ng place maganda parang nasa ibang planeta eh parang kang yun lang pagkakasabi ko nga lagi parang nasa isang malaking exhibit lang parang lahat na nakikita mo unique talaga. Tapos, ayun, from doon, lumawak lalo yung pag-iisip namin. Lumawak lalo yung ano. Kumbaga, hindi mo naman yung pag-uwi mo, may magagawa ka agad eh. Parang, ano na yan eh. Yung mindset mo medyo nag-shift na yan na parang, nakita ko to sa ibang bansa, pwede kong gawin dito. Oo. So, na yun yung, kumbaga, kung ano yung DBTK ngayon, parang doon namin na ano eh. Doon na namin parang gusto na paikutin sa ganung level na. Ganung level. Kaya, kumbaga, meron kaming mga nagagawa na
gusto namin kami lang yung nakaka. Kumbaga, yun yung uniqueness mo, para maging different kay mismo, 'di ba? Kasi kumbaga kung wala naman problema dito yung kumbaga, syempre maraming brands dito, maraming ano. So minsan nakikita natin na shit, mukhang kailangan kong gawin 'to dahil ginagawa ng lahat ng local brands. Pero not necessarily. Kasi kapag meron kang vision, kung meron kang vision na ito yung gusto kong gawin, bakit ka may istorbo sa ano? Kumbaga, isang lane ka lang. Depende yan eh. Iba-ibang ano, pero kami ni Kuya parang ganun yung mindset namin. Kaya parang gusto namin na ito lang tayo, ito lang yung, ito yung ano natin. Kumbaga, pucha, okay naman tayo sa lahat eh. Kumbaga, kaibigan natin lahat, kaibigan natin, ganyan. Pero, kaya sobrang maano kami, mapili. Lahat naman dapat maging ganun eh. Ayaw mo maging tunay ng ano. Gusto mo, ikaw, withdraw lang. Ikaw lang, diretso lang. Oh. Ganun din, gusto ko isa lang. Parang ganun yung nakikita namin as... Hindi, tsaka ano eh, kaya ganun din ka-importante na magkaroon ka mismo ng goals sa sarili mo eh, or ng vision mismo. Doon sa kung ano ginagawa mo. Kasi kapag, kunyari, dumating yung time na meron ka ng may pinagdadaanan ka na mismo, ayaw mo na. Kasi wala kang goal eh, na sinet para sa sarili mo eh. Hindi tulad yung kapag kunyaring, okay, sige, pinagdadaanan ako ngayon. Pero ito kasi yung goal ko eh. So hindi ako titigil. At the same time, nandun yun sa ano eh. Kunyari, yung sinabi nga ni Vince na nung first time namin, nung pumunta kami ng Japan ng 2015. Ano yun eh, isa yun kasi sa mga dream namin na ano eh, makapunta ka ng Japan. Uh-huh. And parang yun na, sabi ko nga, ako mismo kami ni Vince, parang kung meron kaming isang bansa na gusto namin tumira, gusto Japan. Namin sa Japan. So ano, as kaya nasa sa'yo yun eh. Hindi porket ako mahilig ako, gusto ko pumunta ng Japan. Eh paano pag ikaw di ka naman mahilig pumunta ng Japan? Paano kung kunyari ibang bansa yung gusto ko puntahan para makakuha ka ng ibang idea? Doon ka. Hindi yung parang ano yun eh, minsan kasi medyo nagkakaroon tayo ng peer pressure na uy, si ganito ginagawa. Yes. Ako rin. Yes. Parang eto magaling mag-basketball, gusto ko rin maging magaling mag-basketball. Eh paano kung hindi talaga 'yun yung gusto mo? Parang pwede ba? Ano 'yan eh, parang yung kung napanood mo yung The Last Dance, yung kay Michael Jordan. Actually hindi ko pa tapos eh. Yung documentary na 'yun na parang titignan mo na siya is ano 'yan eh, kinasal niya yung sarili niya sa basketball eh. Mm-hmm. Pero doon sa Last Dance, it doesn't mean na siya is into basketball. Gusto mo rin maging into basketball. It's more of kung ano yung message mismo na pinakita niya eh. Galing. For you to overcome kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ang galing. Diba? So, yun yung lagi nating gustong sabihin dahil, for example, syempre yung market natin ngayon sa passion natin is, uy, nakikita nila, uy, okay yung si Withdrawal ah. Mm. Okay si DBTK ah. Parang gusto ko rin. Gusto ko rin gumawa ng brand. Pero, bakit? Ba't mo gustong gumawa ng brand dahil kay Withdrawal? Dahil okay yung nagagawa ng Withdrawal? Alam mo yun eh. Gets ko. Pero hindi naman talaga yun yung hindi naman talaga yung focus niya. Oh. Advice ko nga parang lagi na parang kapag magtatanong ako sila about kung gusto nung gumawa ng brand. Ako, gawa kayo ng brand. Okay yun. Kasi hindi mo alam eh kung ano yan eh. At sa long run, makikita mo para sa'yo ba talaga yan. Okay. Kasi yung dami namin, anong kami nito yan na nag-start, marami yung doubt, sobrang doubts namin sa sarili namin. Kasi syempre, may time na may, 2013 ata, di ba kuya, parang meron kaming isang brand na ina-idolize na tinry namin. Yun nga yung... Nag-reach out kami. Time na yun, pero parang gusto ko ng ano. Tapos na-decline kami. Parang hindi naman siya decline na ano, pero parang more on... May kailangan ka pang patunayan, kaya ka pa ng bigas. Parang naramdaman namin. So parang ako, okay, sige, gets ko. Parang ano kasi, maano ang ego dito sa industry na to since sobrang matindi yung ano. So, pero alam mo sa totoo lang, mas happy ako ngayon kaysa dun sa before. Iba yung dati. Iba yung 2012 to 2016, 2017 hanggang ngayon. Na totoo lang, may parang okay talaga eh. Yung hindi lang okay sa atin, okay sa hip hop, okay actually, sa industry, sa art. So, tsaka yung ano eh, tsaka yung camaraderie din mismo ng brand to brand.
Totoo, totoo. Di ba? Yung parang tayo na kapag-usap. Mm. Kahit sino kaya natin kausapin. Hindi tulad dati parang, may, ano ba, kausapin ko ba to? Laging, ano, parang dati kasi parang laging makikriticize ka. Walang problema yung criticize, pero minsan, yung pagka-criticize sa'yo, parang ano, personalan. Yes. Ito ba ginawa? Ngayon, nakikita ko kaya nga, ano eh, lagi ko nasasabi yun, pati lagi ko na bibigyan ng example na iba yung dati, lalo na local, sa Philippines, sa streetwear. Kung streetwear ba yan, yung ano, basta brand. Mm. Ano, ito. Ayun, so, ako masabi ko na mas ano ako ngayon, mas happy ako ngayon. Mas na-appreciate rin ng maraming Filipino na yung market natin, yung ginagawa natin. Kasi dati nga, bibili sila ng puro ano lang, alam mo yun, nasa mall. Siyempre, hindi pa open. Pero, kanya-kanyang kasikatan yan eh. Kanya-kanyang ano yan, kaya, kumbaga, kunyari, DBTK, yung maganda, as local brand. Siyempre, magre-research yung ibang mga bata din na, sino nga, DBTK, tinanong ako, mag-research nga ako, baka may makita pa akong, kumbaga, nagiging gate opener yung bawat brands eh. Yan diba? Din ang, actually, ano, agree ako doon. Yun din yung sinasabi ko nga rin sa iba na not necessarily, halimbawa, supportahan nyo yung we do. Mag-support na kayo ng any local brand, mag-open na yan. Kasi nga, sabi nga ni Dog, kumbaga, ano, isang analogy niya nga, pumunta sa isang McDonald's, kumbaga, sa 50 na tao, siguro 5 lang ang naka-local brand or 3 lang swerte na. So, ibig sabihin, malaki pa talaga yung potential for any local brand. And, mm-hmm. Going back dun sa binalikat, yung sa sinabi nyo rin kanina na, yun nga, I think, ano eh, yung iba kasi, alba, time nung, ako, nagbabanda rin ako before, si Vincent, I think, nagbabanda nga rin. Parang, syempre, kumbaga, ano eh, hindi naman sasabihin natin uso, kumbaga, yun, dun ka talaga heavy influence eh. Gusto ko nga rin sabihin na, yung iba kasi, minsan, inisip nila na ganun kadali gumawa ng brand. Well, hindi naman tayo gatekeepers para huwag nyong gawin yan. Pero yung message nyo rin na sinasabi kanina is, pwede nyo namang i-apply kung ano yung nakikita nyo sa iba, kahit sa ibang bagay, not necessarily sa industry na to. It could be sports, music, or arts, di ba? Parang ganun, di ba? Or kahit sa corporate job. Parang wala nang problema mag-explore talaga. Kasi minsan, sa totoo lang, sa industry natin, mukhang masaya eh. Di ba lagi na? Kala nila may limelight lagi. Oo, parang ang bilis na. Kami ni Kuya, meron kaming friends. Diba dati, Kuya, parang nagawa na rin kami ng ganito eh. Kasi parang andali. Tingin nila madali. Actually, talagang sasabihin talaga nila na ano, gagawa na kami ng brand kasi madali lang pala. Parang kami. Grabe. Parang madali para sa'yo, pero parang hirap na hirap kaming gawin yung dati. Di ba? Hanggang ngayon. Ingay nyo. Dati pumunta kami sa isang talk ni Jeff Staple 2013 sa Ronak yun. Wow! 14 yata, 14. Oh, ano yun? Mahal yung 2014 yun, Vince. Hindi, wala pang shop. 2013 yun. Ah, okay. 2012. Actually, baka parang 2012. 2012 yun. Okay. Ah, okay, okay. Gets. Alam ko na kung kailan yun. Sa Ronak. Oh, so 2012, marami mga aspiring streetwear brands, mga nakikita. Kumbaga, ay pucha, si ano to ah, si ganyan to. So, nag-talk si Jeff Staple. Tapos, meron siyang isang sinabi dun na, ano eh, na yung about artwork. Mm-hmm. Yung brand mo ba is kino-consider mo as parang yung talagang, yan na yung real deal mo or artwork lang siya. Tapos, nasabi din niya yung parang, alam nyo ba, na out of 10 brands, ano lang, dalawa lang ang natitira. Tapos, never nag-stuck sa utak ko na parang, hindi, imposibleng dalawa lang out of 10. Kasi realize after ilang years na parang kung ano yung mga kasamahan ko dati, nag-stop na. Or hindi ko na alam, for baka iba na yung nakita nilang ano, or baka iba-ibang reasons. So parang dun ko na-realize yung sabi ni Jeff Staple na totoo pala yung sinasabi na parang matira talagang matibay. Diba? Talagang nagkataon lang na ngayon, etong era nga natin ngayon, na parang kapag gumawa ka ng brand, parang ano eh, money-making, maraming na ganun. Pero basta maraming factors eh, maraming supporters, maraming alam mo 'yun, yung buying power. Siguro ano, siguro tayo mismo as ano, as brand owners, i-consider natin yung sarili natin as parang ano na tayo eh, influencers eh. Oo. I-influence natin yung ibang tao not to do what we are doing in terms of
kung may business man tayo, o kunyari kung ano man yung career natin. But in terms of our message, na ano ba yung pinapakita nating message, ano ba yung pinapakita nating action na pwede nilang makuha sa atin. Mm-hmm. Diba? Parang tayo, dami natin para na-influence tayo kay ganito, yes, kay yes. ganyan. Tapos, i-apply natin siya dun sa kung ano yung ginagawa natin. Ginagawa mo mismo. So, yun siguro yung pinaka-message na pwede natin i-realize sa kanila eh. Na tayo mismo is, we're just doing our thing. Mm-hmm. Ngayon, kung meron kang matutunan sa amin, gawin mo yun dun sa kung ano yung gusto mong gawin. Ngayon, if it's really into clothing, if it's really into streetwear brand, eh, go for it. Oh. No. Tsaka yun nga eh, yung gaya nga nang sabi ni Vince, itry mo. Kasi mas mahirap na magre-regret ka na sana pala tinry ko. Compared sa ginawa ko, kung hindi man naging successful, at least ginawa ko. Ang ganda, ang ganda. So, ganun lang, ano? Actually, ang ganda nung sinabi ni Emil kasi parang doon ko na ako nagsinabi nyo kanina earlier na yun nga, yung sa Last Dance, si Jordan. Ako naging idol ko si Jordan nung bata ako, pero hindi kasi ako naging sporty. So, kumbaga parang yung mentality nga ng hard work makikita mo doon, even yung kay Kobe Bryant nga rin na Mamba mentality, na kahit hindi ka naging sport, parang mismo. Feeling ko ganun, mismo ganun yung gustong sabihin ni Emil na it doesn't end doon lang sa material things. Kumbaga nagtatranscend siya as mentality or yung mind na yun eh. Parang disiplina, 'di ba? Parang ganun. And having said that, gusto ko lang din i-tackle si DBTK is running 8 years, going 9 years na ba, tama ba this year? Ngayong year, bro, 8 year. Alam mo, May 3 kami nag-8 year. Ang event lang namin, ginagawa lang namin ilang months talaga. Kasi kung May, nagawa namin yung anniversary namin, mga September, October. Pero May 3 namin, 8. So actually, beating that, yung 5-year run talaga, means talaga something, no? And no one can dispute naman the hard work that you put up, guys. Sabi ko nga, marami pa rin mga mas nauna rin naman sa brand na DBTK. Pero I would highly consider na front runner din in terms of the scene. Kasi ako, lagi kong mentality dyan. Halimbawa, kung may isang brand or isang bagay, even visual artist, musician, very patriotic kasi ako eh. Kumbaga na ma-represent yung Philippines in what way. Kumbaga parang, uy, wow, nice. Nasa ganitong level na yung Philippines. May chance. Kumbaga parang ganun. Ganun din. Oh, diba? Tapos nakita ko nga rin, from the past years, sa sobrang aggressive din ni DBTK, you've come along with a lot of, aside from dun sa mga releases nyo na talagang pinipilahan din, you've come along din dun sa mga solid collaborations din. Not only in the local market, but also topping internationally. So, pwede nyo ba may kwentuhan ng konti dun sa, syempre, yung aim nga ninyo na to put it to the next level nga, internationally. And recently, nakita ko nga si Vincent, nakausap niya rin si Anwar Carrot. So, pwede nyo kami kwento ng konti nung sa ideology na gano'n, na mindset ni DBTK. Kasi nung magsa-start nga yung DBTK, before nun, into research kami. So, research ka talaga. Siyempre, para, kailangan mong hulmahin kung ano ba yung nakikita mo sa brand. And, kung time na yun, parang automatic na ang gusto lang namin ni Kuya maging parang shit, international brand. Parang nandun agad yung mindset. Hindi namin kasi nung time nga na yun, wala pa naman masyadong yung local brand. Alam mo, iba yung inspiration eh. Iba yung account mo eh. So, ito, nung nag-step kami sa clothing pack, ito lang ang gusto kong gawin. Ganun din, di ba Kuya? Nung naalala ko, meron kami video kung dati kasi nung 2012 na kami sa Abuhayan Swak na Swak. Wala pa naman natapapatunayan yung brand. Bigla kaming inano ng... Na future. Ang lupa. Nakikita mo kapag nakita yung video. Tapos, nasabi ni Kuya yung yung parang vision niya na... After five years. Kuya, okay, parang nasabi lang. Kasi actually, na-share ko yun doon sa bago ako mag-graduate.
para may panel presentation mismo. Just, yun nga, sa mga hindi nakakaalam, yun ang business ko mismo is mini grocery. Wow, nice! Ang lupit. Pero, hindi naging successful yun. Oo. Kasi, una sa lahat, hindi ko talaga gusto yung business na yun. Napilit lang sa akin. Although, tinry ko naman yung best ko, pero, yun nga. Yun nga, minsan kailangan mo talaga mag-fail eh. So, anyway, nung bago ako mag-graduate, kailangan mong merong panel presentation. Okay. Tapos itatanong sa'yo kung okay, tawag dito. So, itutuloy mo ba yung business mo ngayon? Kung ano yung pinresent mo sa school. So, ako naman, hindi ko na itutuloy. Tapos sabi lang sa akin, ano gagawin mo pagka-graduate mo? Tapos, nung time na yun kasi, yun nga, nag-uusap na kami ni Vince talaga na gagawa talaga ng business. Okay. So, parang ang sabi ko lang talaga is, my brother and I are planning to create a business which we envision to go international after 5 years. Wow. So, talagang, binitawang ko lang yung salita na yun na parang, basta yan yung gusto kong mangyari. Mm. Tapos, sinabi ko rin kay Vince, sinare ko kay Vince, tapos, lagi na lang yun yung pumapasok every time merong interview. Ano yung vision mo? Wala, yun yung in-envision namin. Gusto namin mag-international brand yung brand namin after 5 years. Yung ganun lang. Yung ganun kasimple pero hindi namin alam kung paano gagawin. Oo. Hindi, kasi parang ano nga yan eh. Yung nga yung mga parang baby steps eh. Baby steps time. Kumbaga may mga gagawin ka talagang bagay para magawa mo yung mga ganung ano, yung dreams mo. Kumbaga kung ano yung pinaniniwalaan mo, minsan magkakatotoo talaga yan eh. Mismo. Actually, doon pumasok yung ano natin eh, yung message na dream big start small. Ang ganda nun, ang ganda nun. Yun, doon nag-start yung parang ano namin na ano. Tsaka ako parang ang galing nung naging ano ni Emil na na-downfound ako kasi parang law of attraction, sinabi niya lang. Tapos infectiously parang ganun na rin yung naging mindset niyo. Which is, kumbaga, lumabas yun sa mga ginagawa niyo, di ba? Tapos yun. Hindi, siguro ano rin yun eh. Parang more of a challenge yung sinabi namin. Okay. Na, oy, Vince, sinabi ko magiging international tayo after ano. Kailan? Alam mo yun, ikaw mismo, sige, ang tanong, magagawa mo ba o hindi? Kaya yung, sige, wala tayong masyadong alam. Sobrang limited ng resources natin ngayon. Okay. Pero, kung yung mindset mo is very positive, regardless kung ang dami ng failures, wala ka pa nasisimulan, ang dami mo ng failures. Pero yung mindset mo is, sige, tuloy ang buhay eh. Alam mo yun, hanggang sa hindi ka namamatay. Ibig sabihin, lagi kami pag-asa eh. At saka may mga ways kami before para ma-motivate eh. Kasi for example, kung pumunta ka sa shop namin, makikita mo yung logo namin, yung wood logo. Okay. Ayun. Yun yung sobra iconic nun. Actually, yung wood logo na yun, pinagawa namin before DBTK pa. Wow! Hindi, nung ano pa lang, nung nagawa na natin yung logo, de, no, tsaka siya nagawa. Nung ginawa namin yun, ginawa namin yung logo, may kakilala kami nag-wood carve talaga. So, parang sinabi ko, wala pa, as in wala pang, hindi pa na DBTK. Pina-wood carve na namin yun for around magkano, malaking amount ng pera. Kasi gusto namin, sinabi ko kay kuya na ito yung ikakabit natin sa store kapag nagkakabit. Pero may mga photos kami na, ano, may mga photos kami talaga dati na, ito yung magiging ano namin. Noong time na 2014, nung nag-decide ni kuya na, sige mukhang gawin na natin store, kahit yung pera namin nun, wala pa talaga. Parang, kung ano yung linabas namin yun, that's it. Yun na yun. Okay. Kaya parang sugal, lagay natin doon. Tapos, alam mo yun, nung nag-iisip kami ng way na ano nga yung logo natin sa gitna. Tapos parang na-realize ko na, atuchin na yung wood logo, malalagay na natin. So, yun, parang yung vision namin na yung ganun, yung parang, alam mo yun, may mga bagay na hindi akalain. Kahit yung Nick Automatic collab, yan yung mga bagay nung 2012 na ito yung gusto kong makakollab. Grabe. Naging para naging, kumbaga, ganun yung gusto kong mangyari. Kumbaga gusto namin gumawa ng ways na parang historic para sa amin. Parang ganun lang talaga eh. Kumbaga, yung sa amin is talagang tuloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin talaga.
Oh. Talagang ano, may mga things talaga mahirap, ganyan. Mm. Kailangan mong pagdaanan talaga para ano eh, kung ano. Hanggang ngayon naman kami ni Kuya, hindi pa rin, kumbaga, hindi naman nagtatapos yung goal. Parang hindi na nga, hindi learning kasi lagi na eh. Magsasawa ka eh, na parang ito na lang ulit yung gagawin. Kailangan natin gumawa ng something na parang interesting ulit para sa atin. At okay, nakikita natin interesting ulit para sa market natin. Okay. Nice. Kasi ano eh, kumbaga, sabi ko nga, ni-review ko nga rin yung portfolio. Sobrang galing eh. With ano, Manila G, Sanrio, Nick Automatic syempre, visual artist Leonard Paras, and then si, ano, yun nga, Pony. And nakita ko rin, talagang isa sa na-amaze ako kasi sinusunod ko rin talaga yung Malaysian brand na Pestle and Mortar. Nakita ko na, uy, merong something, pinanood ko tuloy lahat. Tapos pinanood ko, oh, ang galing nito, ang galing ng DBT. At least, ano eh, kung thank baka gateway kayo in a way rin eh. So, yun lang, sobrang, I'm sure, aabangan pa rin yan ng mga, ano, ng mga tao rin in the future. Gusto ko naman din, ano, itakid yung coping mechanisms niyo nung simula nagkaroon ng ano nung pandemic. Ano yung naging ways niyo? And syempre with your recent release din ng Godspeed, napakaganda nung campaign. Pwede niyo rin ikwento ng konti yung doon. Okay, start muna natin Vince yung ano nung nagkaroon mismo nung lockdown. Yung lockdown, no. Ano yung mga talaga, ginagawa niyo? Actually, yung time na yun talaga sarado. Pero before nung kuya, kwento mo yung before. Actually, yung before nung pandemic, meron pa kaming may mga plano pa. Meron pa kami isang nagawa. Pero hindi ma-release dahil dapat pero lumipas kasi gumawa kami. Pero ano na nga lang yun eh. Parang kino-consider lang namin as bala. Parang at least kung sakaling matuloy, meron kaming parang ganun. Pero yung Godspeed, for example, yung Godspeed medyo planned out na. Yun nga, totoo yun, planned out na ito yung gagawin natin. Ang scheduling namin dapat nung May 15 tapos sa summer collection. Yun yung ano namin. Tapos sa June iba na naman, sa July iba na naman. So, kumbaga ano na, medyo nasira talaga lahat. Nasira yung plano na yung plano, Nung una hindi kami naniniwala na ano, hindi kami naniniwala na yung lockdown. Uy, sabi daw ni ano sa San Juan, lockdown. Parang alam mo yun yung mindset mo. Hindi pa naman nangyayari sa ano no, sa Never ko pa naman narinig yung ganyang ano, lockdown na yan. Tapos nangyari. So parang sinabi talaga na yung store nyo kailangan magsara, yung mga LBC daw wala. Alam mo yun, parang, pero actually after nung yung isang project natin, last project natin, kinabukasan nun, nagsimula yung lockdown, parang kami seryoso, may ganito pala talaga. Pwede pala talaga mangyari itong lockdown na to. Dapat yung ano, yung isa pa sa plano nga, yung nung April 28 basta Saturday, dapat yun yung opening ng second store. Wow, nice. Yung dapat yung opening. Kasi lahat yun move lang. Wala talaga lahat. Ano kaya maraming yun yung week na yun week ng lockdown, marami dapat mangyayari. Lalabas. Construction. Mag-teaser. Maraming ganun. Pero yun nga, ano nga yan eh. Nung time kasi na nagkaroon na ng ganun, usap na kami ni Kuya, ano yung mga dapat natin gawin, ano ba dapat yung... Kumbaga, sige Kuya, ikaw mag-kwento nung... Well, yung ano kasi, parang sa totoo lang, totoo naman eh, nung nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng ganitong crisis, talagang tumigil ang mundo. Mismo. Actually, ngayon na naka-modified ECQ tayo, parang slow-mo pa rin tayo eh. Correct. Ang bagal pa rin ano natin, parang unti-unti tayong gumagalaw. Mm-hmm. Pero sa totoo lang itong quarantine, ang ganda na naging effect. Well, syempre, pinagdadasal natin yung lahat ng naapektuhan. Actually, pinagdadasal natin yung buong mundo na sana maging magaling na. Sana magkaroon na ng ma-resolutionan na yung ano natin. Yung kung ano man yung vaccine na kailangan magawa. Pero sa totoo lang, itong nangyari sa atin na lockdown is some kind of parang realization and enlightenment. Bakit siya naging enlightenment sa atin?
yung mga basic na mga bagay na hindi natin nagagawa, like yung simpleng nasa dinner table ka with your family. Totoo yan. Gigising ka lagi, kasama mo yung, nakikita mo lagi yung guardian mo, yung family mo, kapatid mo, girlfriend mo. Mismo. Parang ano eh, doon mo nakita na, minsan pala, ano, or ang buhay pala, is sobrang simple lang. Totoo. Mm-hmm. Totoo yan. Diba? Hindi mo pala kailangan na lagi ka nasa labas. Hindi mo pala kailangan na, minsan yung nakakalimutan mo kung sino yung nasa tabi mo. Totoo. Diba? So, okay. Yun yung naging realization mo. Eh, apart from that, yung pagiging ano na, yun nga, everyday, para nakakapagdasal kayo rosary, or kung ano man yung religion nyo, nakakapagdasal kayo, ganyan. Apart from that, nagkaroon ka ng other, yung tawag dito, nag-isip ka ng other way para, tawag dito, other way na, ano pa yung kailangan mong gawin? Pwedeng gawin, oo. Gets. Diba? Ano yung pwede mong gawin yun? Mm. Business mo eh. Parang, yun nga eh. Kapag walang business, wala ka. Yung employees mo, yung ganyan. Oo, lalo na kayo, may team kayo. Nasa mindset na. So, ano talaga? Kaya decision making. Yun yung pinaka dyan. Decision making mo. Importante. Yung leadership mo. Yung kung paano mo i-handle na or kung paano mo sasabihin sa team mo na ano, kaya natin to. Kumbaga, nangyari to, pero kaya natin to eh. Parang ganun eh. Mm. So, tsaka ano, isa pa is, yun nga, ikaw mismo as a leader. Na kunyari, merong mga nagre-rely sa'yo or dependent dun sa kung anong ginagawa mo. Mm. Ito yung perfect time para ipakita mo na nandiyan ka para sa kanila. Ang ganda nun, ang ganda nun. Kasi minsan kapag, ganito ah, sabihin na lang natin na merong leader ng isang bansa, tapos narinig mo yung leader na yun, na talagang hinahangaan mo, marinig mo yung leader na yun na hindi mo na kaya. Kayo mismo lahat, bababa yung ano nila. Nakupatay tayo. Mismo. Pero kapag nakita nila na kaya natin to, ano lang to, parang part to ng buhay, tandaan nyo na lagi tayong nandito, tulungan lang tayo, ganyan. Kapag pinakita mo yung, hindi naman confidence, pero yung influence mo lang ng positivity na kaya mong, na kaya natin to. Lahat ng mga tumitingala sa'yo, ano yan? Ay, hindi. Kaya natin to. At the same time, sila pa mismo yung magbibigay sa'yo ng, ano, ng motivation, ng enlightenment na, bro, meron ako naisip na ganyan. Galing. Bro, may naisip po. Alam mo yon yung, kumbaga, kapag nag-share ka ng positivity or motivation sa isang tao, mas gagana yung utak nila na, para siya laging may fluid lagi yung utak mo na, yes. Galaw lang ng galaw. Yes, yes. Na, tapos ang maganda pa dun, magandang oil yung nilalagay mo sa utak mo, so. Mm. Ang ganda nung ano, tuloy-tuloy yung ano mo. 'Di ba? Oo. Hindi lang ikaw nagsasalita kahit yung mga tao na ini-inspire mo, tinutulungan ka rin nila. At saka yung pag-ano nga, yun, pag maximize mo ng resources mo, yung decision making is number one talaga pagdating diyan kung ano na ba yung gagawin natin sa mga ganitong ano. So yun ang isa mga una naming ginawa, syempre content. Gumawa kami mga content lang na at least makatulong lang muna for customers kasi yun yung ano namin as a brand or ano, kailangan mo talaga maging different ways. Kailangan makita nila, nakakampi ka pa rin nila kahit sa mga panahon na ganito. Kumbaga, kaya nakakatuwa. Actually, yung sa Manila Bay, ano, sila yung nag-offer nung ano. Wow, nice. Gusto namin magkaroon ng makatulong. Time. Kasi alam nila na ano eh, yung last na ano namin parang nag-sold out siya. So parang oy baka ito yung way na ano ito yung way na makapag share tayo ulit 'di ba ng something sa ano so yun kumuha kami ng collab na nakatulong kami ng is mga 'di ba kuya nasa 12 to 15 different yun eh parang hinati-hati yung ano na yun yung actually tuloy-tuloy pa hinati namin yung ano na yun yung spending para at least iba-iba kung meron yung Caritas meron yung iba-iba talaga. Actually, yung question ko nga leading to that, nga nakita ko nga kasi na, yun nga, ang dami yung donation drive, parang ano rin, talagang sobrang naging active din kayo. And syempre, nakakahanga rin yun, being a ano, local brand din. Kumbaga, ang galing din nung ginawa nyo na
at least nagawa nyo rin yung part nyo to, in a way, contribute. Kasi dun sa base rin sa mga na ano namin, parang isa yun sa mga kailangan talaga eh. Kumbaga, ito nga yung time na ano eh, walang dapat kalaban or kaaway. Mismo. Alam mo yun? Dapat ito yung time na ano. Kasi nga, alam mo na eh, may problema na sa bansa natin eh. Tama. Nagkukulang tayo ng ganito, nagkukulang tayo ng ganyan. Hmm. Kung yun nga, sinabi ko nga, kung kaya mo mag-share kahit kung ano yung pwede mo ma-share, at least makapag-contribute ka man, makatulong ka, makapagpakain ka ng isang family for malaking bagay. Ano na yun? Parang satisfaction na yun. Kumbaga, at least nagawa ko yung part ko. And yun nga, parang tuloy-tuloy pa rin, di ba? Okay. Tsaka ano, malaking ano rin, malaking factor talaga yung mga nagsusupport sa'yo eh. Kasi hindi naman magiging successful yung foundation or yung hindi siya fundraising, it's more of yung help mo, hindi ka makakatulong kung wala talagang tutulong sa'yo. So, eto, ako mismo parang big shout out sa lahat ng gustong sumali or sumali para lang masuportahan tong ano na to, itong message na to. Sa totoo lang, sobrang dami niyong natulungan. Hindi lang naman DBTK ito eh. Kumbaga, kayo lahat na talagang nagbigay ng something just to help, ano na yun eh, win-win to sa atin lahat. Mismo, diba? Mismo. Ang galing, ang ganda kasi, ano eh, kumbaga, ngayon nga, sabi nga nila, di ba, after this, new normal na nga rin eh. So, I'm sure, ano naman na, you do things in advance, naka-plan out na nga rin. So how do you see kaya yung direction ng brand after this new normal? And I'm sure ano makakapag ano naman kayo cope up as we all know, pero generically speaking, how do you see to move forward then in this ano after pandemic or new normal na habang wala pang vaccine? Ako muna Vince. Yung akin, pinaka-priority muna natin is yung mga staff natin. Nice, ang ganda nun. Bakit? Sila yung frontliner eh, lalo na yung mga nasa shop. Totoo. Eh, actually, hindi lang yung mga nasa shop, kahit yung pumupunta sa office. Mm-hmm. Kasi sila yung ano eh, everyday, travel. Okay. Actually, ngayon pa lang, may mga safety precautions na kami na huwag kayong papasok ng shop or ng office nang wala kayong mask. Mm-hmm. Tapos, lagi kami nagre-require na may alcohol. Okay. Tapos, kunyari, yung sa shop namin, may mga Viber transactions kami. Mm-hmm. Lahat ng mga nagpipick up ng items, talagang dun lang muna sila sa labas. Okay. Tapos, parang hayaan mo na yung staff namin na i-prepare yung item na kung ano yung order nyo. Kasi, actually, sa totoo lang, kung wala yung mga frontliners, yung mga staff, walang tatakbo eh. Mismo. Walang tatakbo na din. So, yun yung una naming priority is to make sure that our staffs are safe. Okay. Kasi ako mismo may time, parang meron nung time na gumagana lang yung online namin. Isa lang yung staff na pumapasok sa amin everyday. Oh. Alam mo yun, parang minsan maano ko na lang na ang blessed ko naman na meron akong isang staff na yes. Alam mo yon yung yes, willing yes. Sang mag-work para sa iyo. Correct. At dahil parang willing siya mag-sacrifice para lang makatulong din sa family niya. Iba yun eh. Ang sarap nung feeling na siya mismo yung willing na mag-work para sa iyo. Ang ganda noon. So Yun lang. Ano yun, simula lockdown, di ba? Kahit ano na, minsan may mga time na pa. Grabe yun, bro. Sabi na, ano na muna, bro. Parang kung hindi talaga pwede. Okay lang. Kasi di ba, kuya, nag-work from si Jonathan sa game? Actually, nag-work, ayun, wala, shout-out pala kay Jonathan Obando. Siya yung online sales rep namin na talagang walang angal yan. So, yun nga, sabi namin, sige bro, work from home ka na muna kasi hindi pupunta yung LBC. Sarado yung mga career. Sige bro, dalin mo yung printer, dalin mo yung laptop, okay. Dalin mo lahat, pati yung phone, dalin mo doon ka magtrabaho sa ano sa bahay mo para lang hindi ka lalabas. Hanggang sa mamaya, sabi siya na,
bro, parang mas okay yata ako magtrabaho na lang ako diyan sa office. Dahil mas nakakapag-isip daw siya. Wow. At least kapag kunyari nasagot na niya yung inquiry, handa na siya ng orders. Yung ganun. So, ayun, yun lang yung ano namin. So, yun yung number one. Yun yung number one namin is to make sure yung safety ng mga staff namin. So, yun, ikaw Vince, yung tapos, ano natin. Sa, syempre, in terms of yung run pa din, sabi ko nga, marami talagang, ano eh, maraming natigil na projects, maraming matitigil pa na projects. Pero yun, kung ano muna yung kaya namin, baga, ano yan eh, sabi ko nga, nasabi na ni Sergio rin kay Ton yan eh, na parang di ba nagbigay din ako ng parang tip din kasi medyo nag-aala rin ako sa, ng iba't ibang ano eh. Actually, meron kaming mga, magka-cut kami ng mga quantities talaga na for tama. Namin. Dun sa mga next namin, na marami kami na quantities. Yung isipin natin, kumbaga yung buying power ng customer, kamusta ba? Kumbaga, marami nagsasabi sa amin na kamusta yung ano, sabi ko okay lang pero hindi mo masasabi na kung after ilang months okay pa ba eh. Yun nga yung mahirap i-predict eh. Kahit ako sinasabi ko kuya na parang syempre mag-o-open kami shop. Actually bawal na namin talagang humindi na doon, hindi na talaga pwedeng humindi. And iniisip namin ano ba yung mangyayari? Ano ba yung dapat ano? Siguro yun nga maging kailangan maging updated ka sa ano sa update ka sa news. And yun nga, try to maximize. Kunyari, itong ginagawa mo na to, ito ang perfect way to maximize. Communicate, create content. Yun, siguro for me, kailangan muna natin kung ano muna yung meron talaga tayo. Gamitin muna natin, di ba? And kung kakayanin, kunyari mag-release, kung brand ka man or what, kung kaya mo mag-release kahit pa isa-isa muna, okay na yun. Tama. At least, bawal ka mawala eh. Sa totoo lang, ito yung time na bawal ka mawala. Depend pa rin talaga. Time, kumbaga, mahirap kasi magsalita din kung paano kung yung iba iba pinagdadaanan. Pero, try mo pa rin eh. Try mong gumawa, try mong magbenta pa din. Si Bobby Hundreds yung nagsabi mismo na kung may mga ginagawang ways yung iba para lang kumita, yun eh. Wala dapat ka ikaw pa, din. Wala ka nang pakialam dun kung ano man yung way niya to survive sa panahon ngayon. So, parang yun, nag-stick yun sa ano ko rin, sa utak ko rin na parang hindi kailangan kang gawin. And yun nga, provide rin sa team namin. Yun yung importante. Siyempre, ayaw namin. At saka siguro, ano, magkaroon ka rin lang din ng, ano, ng confidence sa kung ano yung ginagawa mo. Kasi meron din. Nandyan na yun eh. Hindi, parang yung sa amin lang is, ano eh, parang nag-commit ka na dyan sa ginagawa mo eh. Oo. Diba? Parang kasal ka dyan sa ginawa mo eh. Mismo. Diba? Sa hirap. Sa hirap at ginhawa, gagawa tayo ng paraan to make sure na, to make things work. Oo. Diba? Oo, siguro isa pa yun sa mga ano eh, na ito yung ititest ka minsan eh, ng kung ano ba yung nangyayari na kakayaan. Diba? Mag-give up ka na lang ba? Ganyan. Bawal ka magpadala sa mga ganyan eh. Kasi pucha, streetwear tayo to. Hustle to. Di ba? Ayun ang ano natin. Pucha, dito ka labas talaga na pucha, ha-hustle ka talaga. Kailangan mong gumawa ng mga ways. And ngayon naman nakikita ko na matindi pa rin. Kumbaga, maraming gumagawa pa rin ng thing. Bawal ka talagang mawala sa panahon ngayon. At yun nga, sana yung iba din, syempre yung mga brands na ito yung hanap buhay nila. Ano lang, kapit lang. Yun lang laging nasasabi. Kailangan mong, ano eh, magtiwala ka muna kung ano muna yung meron ka. Magtiwala ka sa government natin kung ano man yung kaya nila. Kahit ako kasi yung daming doctor eh. So parang lagi kami humingi ng update kay Papa na parang, hindi mo yung mga ganitong ways. Yung vaccine ba magagawa? Sabi ni Papa, most definitely magagawa yan. Siguro magte-take back pa ng ano next year. Hindi, siguro this year. So parang yung mga ganong type na sige mag-hope ako diyan. And ano na lang tayo? Kung ano yung mga na-miss out nating this year, bawi tayo ano, hindi ka naman walang napag-iiwanan dito sa panahon ngayon. Kumbaga ano tayo eh. Kailangan lang natin talagang
gamitin kung ano yung meron muna tayo ngayon. Mm-hmm. Oh, tsaka ano, lagi natin isipin na itong kung ano man yung nangyayari ngayon, temporary lang lahat yan eh. Ang ganda, ang diba? Galing. Very inspiring. Tsaka yung sinasabi ni Vince na ano lang, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi lang yun dun sa ano natin eh, sa career natin as brand owners eh. Kundi kahit ano pa, kasi kung titingnan mo kunyari sabihin natin sila LeBron. Sige, walang game. Oo. Pero kumagawa pa rin sila ng way, ano pa yung way ko? Rin, oh. Workout. 'Di ba yung mga artista na wala ngayon sa TV, ano gagawin nila? TikTok sila. O di kaya gawa sila ng sarili nilang YouTube na ano. Na kumikita pa rin. So, hindi ka lang mabaliw, no? Oo. Syempre. Oo, tsaka at the same time, may mga yung parang yung strength mo eh. Kung ano strength mo, ano yun mo lang. Yung may mga time nung medyo bago-bago pa lang, alam mo yun, kapag tuwing gabi matutulog, parang, ah, shit, ito na naman. Bukas, ano na naman yung... May nagka-time na parang may one day nga na parang inis ako sa... Ano, inis ako sa maraming bagay, hindi ko maintindihan kung bakit. Kumbaga, mahirap rin sa mga time nga yung pag-iisip mo, paano pa i-handle, alam mo yun. Tama. Ito yung mga ways eh. Ito yung mga ways to ano, kumbaga stay connected lang sa mga tao, di ba? Oo. And ayun nga, sabi nga, nabanggit din ni Vince, Bobby Harris, narinig ko nga rin, nakinipag-podcast niya isang beses. Mm-hmm. Nung nakaraan lang, sabi niya nga na parang ngayon nga, syempre, nung una nga, syempre, you have to do your part din sa community and society. And then sila rin naman, operationally, kumbaga parang, yun, nagtuloy-tuloy na lang din sila kaysa magbukmuk siya. Kumbaga parang nakikita niya na ngayon na yung shirt nila, shirt or any item, imbes na yung mga kids nila nakapunta sa concert, kuwatsela, parang somehow nostalgic na, uy, parang may excitement feeling na magdamit pa rin kahit sa loob ng bahay, di ba? Parang ganun na yung naging mindset. Sabi ko, oo nga, no? Kasi, maaring hindi naman lahat makakabili talaga at this point, pero somehow may isa pa ring bata or isang individual na gusto pa rin ng connection in terms of simpleng t-shirt kasi hindi lang naman siya t-shirt talaga, 'di ba? Kumbaga, creative juices nyo, ng team niyo, ng kumbaga it's a whole concept, it's a whole community. 'Yun, ang ganda rin ng ano ng sinabi niyo nga na syempre you've done your part, kumbaga new normal. We just have to move forward kahit na ano mang eksena mo or ginagalawan mong mundo. Pwedeng corporate job, pwedeng designer ka, or creative industry, di ba? So, yun. Ang ganda nung, sobrang refreshing na makausap ng very fruitful din na conversation. So, ayun, ano na lang, medyo napahaba lang din ng konti, pero maraming talaga. Brother Vince, any parting words for your brand or to thank anyone or your community? Siguro number one, yun nga, magpapasalamat ulit kami sa team talaga, kila Bri, kila Lisa, sa buong ano namin, sina Ryan, lahat sila dahil, yun nga, kung wala sila, hindi naman wala kaming releases, wala kaming ganyan. So para sila talaga, kami lang yung syempre yung para nag-handle, yung nagli-lead rin, pero different sectors, kumbaga malaki talaga yung dahilan, malaki talaga yung tulong na okay pa din yung brand hanggang ngayon, di ba? And yun, syempre number two sa mga customers din, yun nga, kumbaga natuloy-tuloy na nagsusupport, yun nga, nasabi mo yun, medyo na ano nga ako na oo nga, no? Parang hindi na lumalabas. Pucha, para saan pa damit, men? Para saan pa? Lalabas tayo? Hindi naman na makakalabas. Hanggang bahay lang. Pero nagtatry pa rin sila na mag-support to buying. Siyempre, yun naman ang pinaka-way na ano. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa na ganun yung ano. And sana matapos na talaga. Yun lang yung sa akin eh. Sana matapos na to. Stay relevant. Kung ano yung kaya mong gawin muna ngayon, yun muna eh. Wala tayong, hindi natin makokontrol to, pero ito yung mga time na bawal tayong mag-give up talaga. Bawal tayong mag-give up sa mga, ano, baga, ganun talaga eh. Critical to eh. Bigla na lang nangyari. Hindi tayo handa. Pero, dun nga, maraming lalabas eh, yung creativity mo, ganyan. I mean, for example, yung Godspeed collection nga namin. Ito, itong background ko. Ito yan, sa
sa likod yan ng place namin. Nice! Itong, nice. Solid. Ito kasi yung place namin na binirentahan lang namin. Rent namin siya for 2 years lang. Tapos, pero itong place na to, yung before namin i-rent, ito talaga isang mga nagustuhan kong part na parang, putyang ganda ng likod na ito. Ang ganda. At saka ang laki. Puntahan na, takbuhan ng aso yung part na yan, yung sa likod na yan. So, parang laki na ito eh. Kasi yung bahay, parang hiwalay. Actually, sa likod ito. Ito mismo nasa likod, yun. Oh, nice. Yun mismo. Kaya, kumbaga, gamitin ko na lang muna. Kasi plano ko na rin dati na parang gusto ko gawing shoot area talaga yung ano na yan. So, ngayon, nagamit namin ng ano. Kaya yun nga, sabi ko, ito yan yung mga ways na para, ano eh, kung wala man, kunyari, photographer or lang. Kailangan mo gumawa ng mga ways talaga para magawa. Din talaga. Ang ganda nga eh. Oh, kaya yun. Ano pa ba? Ikaw kuya, ano pang advice mo sa ano or ano pa gusto mo share? Hindi, yun nga. Yung sabi mo nga, number one na thank you dun sa mga staff. Sino-sino ba yung mga staff na yun? Kailangan ko sabihin eh. Go! Si Jonathan, si Ryan, Ives, Marge, Christian, Lisa, tsaka si Brian. Nice. Silang 7 yung talagang ngayon sila yung reason kung bakit tumatakbo smoothly. Well, merong mga complaints pero yun nga, humingi kami ng apology dun sa mga customers na naghihintay ng orders. Rest assured naman na lahat ng orders nyo is mapoprocess naman. Talagang ano lang, talaga skeletal ano eh, workforce tayo at the same time mga couriers natin hindi rin laging nakakapunta dun sa ano sa area natin. So, yun, number one is yun nga, yung mga staff natin, yung kung sino yung mga sinabi ko. Tapos dun naman sa mga staff namin na ngayon na hindi pa nakapag-work, ano lang tayo, be positive lang din. Kaya naman natin to. Tsaka kung ano yung lagi natin may tutulong naman natin. Tapos yun, dun nga sa mga customers na laging nandyan hanggang ngayon, sumusuporta yung mga nagsishare sa amin na nasa bahay sila pero representing pa rin. Yes. Iba eh, ibang klase talaga. Sila mismo yung gumagawa ng idea. Mm-hmm. Kung paano nila i-represent yung brand mo. Alam mo yun, hindi na ikaw yun eh. Sila na yun eh. Kumbaga, ang nakakatuwa lang dahil kahit bro yung sa brand mo mismo na merong magsishare sa'yo na sila yun eh. Idea na nila yun. Nire-represent lang nila yung brand mo. So, asarap ng feeling na ganun eh. Hindi naman ikaw nagsabi na, ganito gawin mo ah. Hindi. Sila mismo yun. Kaya, huge thank you sa mga totoong nagsusupport din ng brand ng DBTK kahit yung dun sa brand mo, bro. Alam ko, malaki pa sa salamat mo sa kanila. Tapos, syempre, yung siguro ang masasabi ko lang din is be the positive person that you were created to be. Ang ganda nun. Lalo na ngayon. Masyado magulo yung mundo para maging negative ka. Pero maganda nga sa mga people. Diba? Tama. Kumbaga, matatanda na tayo, ano eh, matuwa ka sa nagagawa ng bawat isa, di ba? Yun, ang ganda nung message nyo. And I'm sure, ano, marami pa kayong may inspire in the next coming years. Very competitive din kayo as individuals, as brothers, and as team leaders din ng company nyo. Again, maraming salamat. We look forward sa... So, salamat din. Sa growth nyo. Ayun, so, syempre, sa mga sumusuporta din ng brand na DBTK, I'm sure marami na kayo na-inspire from the past and in the future pa rin, no? So, sir, maraming salamat po sa time. So, salamat din. Oras nyo. Always very authentic and genuine sa paikitungo nyo. Salamat, and bro. That shows naman dun nga sa mga tao nga rin na sa immediate nyo sa staff nyo rin kasi nga, kahit may ganito, may pumapasok. Ibig sabihin, maganda lang din yung ways nyo and yung na-build nyo na community person. So, sir, maraming salamat po for your time. Bro, salamat din. Kayo, after ng quarantine, bro, kita tayo. Kita after quarantine. Kita tayo, bro, after quarantine. Ingat, bro, ah. Tayo lahat. Oo nga, nakabas na lahat. Ingat, bro.
Stay safe, bro. Salamat. Stay safe. Bye. Thanks. Bye-bye. Thank you.